ito na yung pinakasekreto ng pagpapayat ko at ito din yung sekreto kung bakit wala akong bilbil sa tiyan. Sobrang napaka-effective nito and isa din to sa mga nakakatulong para makapagpabawas or pantanggal lang taba dito sa iyong katawan. Kahit wala kang exercise or hindi ka magda-diet. Hello, it's me again, Mal. Ngayon, sobrang excited ako dito sa i-share ko sa inyo ngayon. And alam ko, ma-excite kayo dito sa i-share ko dahil dito nyo malaman kung ano yung sekreto ng pagpapayat ko. And itong video na to, mga loves, ay para din to sa karamihan na gustong magpapayat, gustong sumeksi, na tamad naman mag-exercise. So ito lang naman yung pinakasekreto ng pagpapayat ko, mga loves, at kung bakit wala akong bilbil sa tiyan ngayon. So yung paggamit lang naman ng ginger at saka itong limon. So itong dalawang to or itong ginger ay napakainam siya na pampapayat. Pangtanggal din ito ng taba sa katawan. At ito ang pinakanatural na paraan na pampabawas ng timbang. At kung gusto nyo talagang pumayat, mga loves, gamitin nyo itong ginger na ito at saka itong limon. So bago tayo magsimula pala, mga loves, i-share ko muna sa inyo kung ano nga ba yung bilbil sa tiyan. So ano nga ba yung bilbil sa tiyan? So ang bilbil sa tiyan, mga loves, ito ay tumutukoy sa sobrang taba sa ilalim ng balat na naipon sa itaas ng baywang ng katawan ng tao. I-share ko sa inyo kung ano ang tamang preparasyon ng paggawa ng limon at saka ginger water. Ito yung ating gagamitin, tong ginger. So hatiin lang natin to and meron din tayo ditong limon. Hatiin ko lang siya ng ganyan kalaki. And ito naman, hatiin din natin to para makuha natin yung katas nito. So, kailangan lang na muna natin dito. Unang-una, pag ginamit ko tong ginger tea, so, binabalatan ko muna tong loya or ginger. So, ayan, ganito siya. And, pagkatapos, i-slice ko to ng sobrang napakanipis lang. So, ganyan siya kanipis. Ayan, ganyan siya kanipis. Pwede din nalakihan nyo na siya pag mag-slice kayo. Depende sa inyo yon kung paano nyo siya i-slice. So, ito na yung ating ginger na pinaghiwa natin ng manipis. So, ilalagay lang natin siya dito. So, ito na siya. And the next naman is itong limon. Pwede din na hatiin lang natin to, igaganyan siya. Or pwede din na manipis lang yung pagkahiwa nyo. So, ayan. So, ito yung limon. So, ito na yung luya na aking hiniwa. So, mag-add lang tayo ng tubig. So, nakadepende sa inyo yun kung gano'ng karami na tubig yung gagamitin nyo. Ito lang natin siya. Magpakulo tayo ng tubig. Tapos, ilalagay natin tong luya. So, after natin siyang pakuluan is, kailangan natin tong salain yung tubig nito. Yan, ito na yung ating pinakuluang ginger. Then, ilagay lang natin siya dito. So, hindi ko na lang siya salain. Naglalagay lang ako dito. So, ito na yung ating pinakuluan na ginger. And, hintayin lang natin siya na lumamig. Then, pwede natin siya lagyan pala ng limon. Kung wala kayong limon, pwede kayong gumamit ng calamansi. Patakan lang natin siya ng limon. Or calamansi. Ayan. Lamigin muna natin to bago natin siya inumin. So, ito na yun, mga loves, yung ating pampapayat, pampawala ng bilbil sa tiyan. Ayan, yung ating ginawa na ginger na meron siyang limon. And pinagaluan ko din pala ito na isang kutsara ang honey. So, mas masarap kasi siya pag medyo may honey din siya na ilagay dito. And masarap din to lalo na pag medyo mainit-init pa siya pag iniinom mo. So, yung lasa naman nito is medyo maanghang siya na maasim. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung sekreto ng pagpapayat ko. And sekreto ko din to kung gusto kong mawala talaga ng tuluyan yung bilbil ko sa tiyan. And ayan siya, mga loves, sobrang sarap niya. So, yung pag-inom ng ginger and lemon, so marami siyang mga benepisyo. And isa na dito is yung papayatin ka dito and at kaya niyang tanggalin yung mga taba mo dito sa iyong katawan. So yung paraan naman ng pag-inom ko dito, yung pagising ko sa umaga is uminom muna ako ng maligam-gam na tubig. Then pagkalipas ng mga 30 to 40 minutes, saka ko inumin itong ginger tea na meron siyang limon. Pero kapag ikaw mabilbil yung tiyan mo, pwede din na gamitin niyo siya dalawang beses sa isang araw. Kung gusto mo talagang mapabilis yung pagpapayat mo or mawala yung bilbil sa tiyan mo. So, ayun yung tamang paggamit dito sa luya at saka itong limon. I-share ko naman sa inyo kung paano nga ba nagkaroon ng bilbil sa tiyan. Maraming dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng bilbil sa tiyan. So, una-una dito ay ang kakulangan sa exercise or ang pagkilos. So, isa pa dito is yung pagkain na mga hindi masustansyang pagkain. Tulad ng pagkain sobrang matamis, matataba. So, isa pang dahilan is yung sobrang stress. Kaya kung ikaw, sobrang stress ka ngayon, isa din yan sa mga nakapagkain
pagpalala ng bilbil mo sa tiyan. Dahil mga loves, kapag stress ang tao, so yung adrenal glands ay naglalabas ng stress hormone o tinatawag na cortisol. Kapag sobrang stress tayo, dumami yung ating cortisol. Kapag mataas ang cortisol, tumataas din yung pagnanais na kumain. So mapapansin nyo ba na kapag matagal tayong matulog, mapapansin din natin na sobrang guto. Pag, di ba, pag stress tayo, ganadong kumain tayo dahil sa pagsigla ng appetite. Kaya nga, yung stress or kakulangan sa tulog ay isa din yan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng bilbil sa tiyan. So ngayon, kung tinatanong nyo kung bakit nga ba ginger at saka lemon na pampapayat at pampawala ng bilbil sa tiyan. Kasi yung ginger water, mga loves, or yung ginger, yung pag-inom ng ginger, napakainam ito na pampapayat at pampatanggal ng taba dito sa ating katawan. At ito yung pinaka natural na paraan na pampabawas ng timbang. And bukod dyan, mga loves, ito din ay beneficial na pampatanggal ng taba, lalo na sa braso, hita, at baywang. And ito, meron talaga siyang resulta pag lagi mo siyang gagamitin yung pag-inom nito. And makikitaan mo talaga ng changes yung bilbil mo or yung katawan mo pag lagi mo siyang ginagamit. Ngayon, i-share ko naman sa inyo yung mga dapat niyong gawin para maiwasan niyong magkaroon talaga ng bilbil sa tiyan. So, unang-una pala, mga loves, isa din to sa mga sikreto ko na lagi kong ginagamit hanggang ngayon is yung palaging umiinom ng tubig. So, yung iniinom ko talaga lagi na tubig is yung maligam-gam lang talaga. Hindi ako mahilig uminom ng malamig na tubig. So, yung palaging uminom na tubig, nakakatulong yun. So, next naman na dapat yung gawin para maiwasan yung bilbil sa tiyan is dapat na matulog ng sapat na oras. Dapat nyo din tong gawin, mga loves, yung maglakad-lakad paminsan-minsan. Panghuli naman is kailangan mong magbawas araw-araw. So ayan, i-share ko na sa inyo yung about sa pampawala ng bilbil sa tiyan. So ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano or ano yung mga dapat nating gawin or dapat nating iwasan kung gusto naman natin na pumayat ng mabilis. Paano nga ba pumayat ng mabilis kahit walang exercise? So, sa pagpapayat naman ng mabilis, mga loves, unang-una na kailangan natin dito na tandaan is yung magkaroon ng disiplina sa sarili. At kung gusto mo talagang pumayat, so ito yung mga dapat nating iwasan. Umiwas tayo sa mga matatamis na pagkain. And next naman na kailangan nating iwasan is huwag tayong magpuyat. So iwasan din natin yung pag-inom ng soft drink. Yung mga dapat nating iwasan, mga loves. So ngayon, i-share ko naman sa inyo yung mga dapat nating gawin para makatulong sa pagpapabilis ng pagpapayat dito sa ating katawan kahit walang exercise. So unang-una dito na kailangan nating gawin is yung pagkain ng mataas sa protina. And then yung pag-inom din ng tubig bago kumain. So makakatulong din yun. Yung pag-inom din ng tsaa, mga loves. Ayun yung mga sikreto na ginagawa ko kung bakit wala akong bilbil sa tiyan, kung bakit na-achieve ko yung ganitong katawan kahit wala akong exercise. So ayun lang naman yung mga ginagawa ko. And lagi ko siyang ginagamit. So nakakatulong yung pag-inom pala ng ginger and lemon. Kaya sa mga gustong pumayat, sumeksi, at magkaroon ng magandang katawan, so ito na yung epektibo na pwede nyong gawin para sa gustong sumeksi na tamad naman na mag-exercise. So para sa inyo talaga tong video na to, sana nakatulong eh. Sana lahat tayo magkaroon ng magandang katawan at walang bilbil sa tiyan. So yan lang, mga loves. Thank you so much for watching. Huwag kalimutan na i-follow niyo ako sa aking Facebook page, Instagram, and meron din tayong YouTube channel. So i-subscribe niyo na ako doon para lagi ka updated. Sa tuwing meron tayong mga ganitong video na pampapayat or pampatipid, na subscribe niyo na yung aking channel and i-turn on yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing meron tayong panibagong video. So yun lang. Bye!